Leopard Goose. Eto lang. Ito yung lasin ng laro. Let's go. The... Ang tawag dito, the extra rice tandem is back. Card card. Si Barubs. Ngayon ang binabarubal dito. Ay, aso na. Grabe. Pala to eh. Oo, kagata ng aso to. Yan, pero dito makikita naman natin na yung aggressive plays hawak pa rin ng Drunk Esports. And look at doon sa may taas, Marco taking down the first blood already. 30 seconds into the game pa lang yan, tapos nakuha pa nila yung orange buff. Malaking kalamangan na agad para sa kanilang team to. Okay, magandang pagka pick off nila doon. And that is tawag dito, isa sa core hero na ace players and very aggressive. 69 trying to checkmate etong si Marco. Uy! Mm-hmm. Uy! Bisan ng araw? Grabe! Kinain. And that is a good pick-off. Ngayon kailangan na alagaan mismo to ng Drunk Esports na every time sisilip sila, kailangan nila magpatako sa manggagaling ng mga araw. Yes, tama ka naman dyan. And ayan o, yung ano kasi yung Selena rin dito ng C-Slayer, C69, marunong din pumuesto. Alam niya kung saan padadaanin yung mga arrow just to make sure na magko-connect dun sa target niya. And here naman on the bottom lane, si Jeez, inagawa ng farm ang tropa natin na si Marco. Ano pala, no? Bot lane pala yung Thomas natin, pero kanina andun siya sa top just to invade and take the kill. Talagang pumunta muna siya ng offlane. Pero speaking of offlane, mukhang hinahabol hanggang loob ng turret. Tropa natin is Hellcurt. Abis ang arrow will connect. Delikado si Paris Drake. Sipinipinit tumakbo. Pero yung kalmot at basic attack is enough to take him down. Si Slayers having the kill lead dito, pare Profi. Ang ganda ng pagpapaikot dito ng team Drunk Esports. Pero sinasalubong sila eh. Sa totoo lang, nauuna eh, nung kanina, nauuna talaga yung Drunk Esports in terms of rotation. Ang ginawa nung C-Slays, binanggaan nila yung rotation. nag-rotate ng ganun kalaki yung ano, yung Drunk Esports, nirotatean din nila. Usual sa kabilang side yung ano, di ba? Yung ikot. Pero dyan sila tinatapunan. That's a good decision coming from C-Slayer, showing that this team is a very aggressive team going against Drunk Esports. Yes, tama ka naman yan. Speaking of very aggressive, look at Masha. Ina-agree niya na naman yung kalaban dito by taking down the red once again. Pero this time, I think Hellcurt is going there. Pero dito naman sa may purple buff, tamang mamaan ang nakikita natin dito. Yung Akai, actually, ang ganda rin ng ginagawa niyang zoning out. Pero geez, almost taken down though. Nabuo pa rin ang Firaga armor niya sa pagpulot lang ng mga dilatang bumabagsak sa sahig. Dilata po. Yung mga ano, ano ba? Canisters, yes. Mga canisters na daw. No. Yung mga ano, yung mga tawag dito, pork and beans. Yung mga pork and beans na nahuhulog sa egg. Shout out kayo dyan sa tropa nga tagig. Medyo ano yun, namimiss po kayo kasama anak ko. Shout out sa anak ko, pre. Ayan eh. Shoutout nga naman syempre sa lahat ng nanonood. Welcome na welcome kayo dito sa stream natin. And keep on sharing, liking, diba guys? That ng para may chance kayo manalo ng 1163 diamonds na bigla-bigla na lang nating pinipili. Kaya lagi kayo sumoy, bye-bye. Ayan. Exactly, exactly. And picking pa lang, alam mo na mananalo. Let's see. Mm-hmm. Mga kabawi pa dito. Anyway, close fight in terms of the gold plus the killing point. Sinunog sa kanyang sariling apoy-apoy ka pala. Sinunog ka binweltahan ng Sea Slayers. Grabe. Ang Esports. Ang ganda ng pwesto ni 69 dito ha. Ayan, speaking of maganda yung pwesto, no? Questionable din yung ginawa nung Thomas doon sa baba, pare Profi, para sa akin. Kasi he knew na dalawa na yung katapat niya doon, pero pinilit niyang palagan at i-takedown yung Popolin Kupa natin, which is very unreasonable. Especially right now na alam naman nating may disable yung Popol, tapos the damage that X-Bolt can give talaga namang solid kasi true damage kapag puno yung stacks. Bakit niya pinalagan, di ba? Sa palagay mo, ano nangyari doon? Tuwagan mo ka. Diyan, ano number ng ano? Habat gala ko, no? Nung times. Times not mo kong pinalagan, ha? Siguro ganun lang siya kainit or try to delay the members of C-Slayers in terms of rotation. Minsan kasi may mga part dyan na i-delay ko lang. Sige, okay lang mamatay. Pero madedele or makakakuha sila ng bigger objective, which is possible or potentially that the top turret, di ba? Alam naman natin mas bigger picture ang tore kaysa sa hero in terms of 1-1.
One turret versus one hero. Mas maganda ang turret. Mas maganda ang turret. Yes. Ah, I see ngayon. Pero eto, I think magkakaroon tayo ng another team fight na Missile Traps kilala pag narito ni 69. Pero the purple buff will not be taken away by Drunk Esports. Nakuha pa rin nung ating carry yung kanyang respective buff, no? Ano eh, talagang tinayimin niya, sabi. Yung retry ko gagamitin ko. Ay, actually, yung ano, phantom step ko gagamitin ko lang kapag wala ng buhay yung blue buff. Para nga naman maiwasan yung possibility na manakaw. Pero right now, the turtle is being taken away by Drunk Esports. And I think, wala tayong contest na makikita dito, parin Prof. B. Hindi. Ano talaga sila dyan? Egolize sila dyan pag pumalag. Bakit? Mm-hmm. At comments kasi, lalo sa turtle, eh, may retry kung si Roger. Ang meron lang sila purify. I see. Purify namin, turtle! Okay, i-purify mo si Roger para hindi niya ma-purify. Pwede pwede. Yan yung mga ano, tawag dito, questionable clutch moments. Isa pang re-entry yun para mapigilan. Look at that. Saan niya rin? Saan to kakari? Item check saglit, Mr. Direct, sa item nga dito. Makikita man natin. Okay. Grabe, abis na araw nag-connect. Kung ditang may talaga team fight na nagaganap dito. Phantom Step is enough. Pero mamamatay si paring RB sa kamay ni Lasing si S3. Ayan, maganda na rin yung item pala talaga nung carry natin dito. Already going for the endless battle. Whilst yung Roger natin, the same. Pareho lang. Dikit lang yung pera nila. Oh, pero look at that one now with a great one. Focus 5, medyo egol. Etong si S3. S3. Dito habang pinapalibutan sa current members of the will not connect. Sandwich method of Webuelo, sabi niya. Uy, humahabol pa rin. Ayun. Dumistansya lang ng bagay. Ang galing nung akin, nakaramdam siya, sabi niya. It's a bait. Oo, oh, debate na. Tinalo na ako dito. Ako yung sasamain. There's a discipline coming from Drunk Esports na layuan po na yung carry. And later on, pwede naman nating ipawi. Yes. And right now, makikita natin parang Prof. BC's players has the kill lead. No, yung takedown lead hawak nila. Pero the gold is still onto the hands of Drunk Esports. While yung objective naman natin, I think, pantay lang. No, sa both turrets and turtle-wise. Pareho lang para sa magkabilang team. And 5-6. Rotation after rotation. Napapansin ko lang eh, medyo nade-delay ang Drunk Esports as of now in terms of getting this mid turret. Mm-hmm. Kasi contest ng kinukontest neto ng aso. Pekto san dito si Trixie, another one. This is a switch or somehow an objective move. Pero hindi. Sila yan eh. Contest the palette ng isang turtle retry being popped by Roger. Yan ang sinasabi ko kanina pa na meron sila dito ng retribution. Equalize lagi sila dyan. It's yes. Either to reset or pick up at least 2 to 3 heroes or tanggalin nyo mismo sa equation yung may retry para ma-save. Mm-hmm. Para ma-save. So, ang isang objective. Then I think nakangalo, para sa akin medyo nagkamali na decision yun yung these days. Pero right now mukhang maganda ang decision na ginagawa nila. Marco is going to be picked off here to the bottom lane. Pero hindi sapat yung damage yung binitawan. Last insanity though, just to make sure na makukuha nila. Idagdag mo pa yung Louie yun na medyo naipit pa yata dito. Kari with the Phantom Step. Pero here comes Baroobs with a basic attack, taking down 2 members. GG Isis na bukang tumakbo with a flicker out. Look at the transformation. Tapos basic attack, Baroobs still on the go. Hinabos sa parang look at me. This is going to be a triple kill. Oh my god, transformation once again into the human form. Triple kill galing kay Baroobs. Grabe, mapapa-reverse clap ako dahil sa reverse momentum ng pinakita ng Drunk Esports against E-Slayers. The reverse clap. Grabe, reverse momentum ng Drunk Esports. Ang tindi ng pasok ni Baroobs doon. And yun yung sinasabi ko kanina sa iyo, parin Prof. B, during the drafting phase na yung Roger ni Baroobs. Ang taas ng level eh. Yung masasabi na nating MPL caliber, parang ganun. Yung way of rotation niya sa Roger, yung farming, pero here on the middle lane, na Bislaro will connect onto the Akai, pero ultimate has been used. Ricardo, here comes Baroobs onto the side. Pero si paring 69. Walang kita, lights off. Alam mo natin, lights off, mas gusto ng iba. Lights off, all net. Taas insanity, 3 meter na rin. There you go. Si Marco, buhay pa. Galing sa kanyang sustain. Baroom, being aggressive. Pop ang kanyang retry. He was able to score that purple buff. Ay, yung aso. Uy, yung aso. Emil yung Baroobs natin, guys. Kung makikita ba natin dito, the Lord is now up for grabs and is waiting to be taken away. Pero right now, I think Drunk Esports is waiting
for a member na maliligaw dito, pero akay ang ganda ng facelift na ginagawa niya dito. Nililinis niya yung paligid ng Lord natin. I think may balak silang kunin yung Lord natin after a decent team fight. Exactly. Hinihintay lang nila yung perfect. Ay, yung Masha kasi pwede, alam mo, pwede lumaban ng apat eh. Abang yung Masha lang ang kukuha mismo ng Lord dito. Yan ang kailangan bantayan ng Sea Slayers, yung mga ganitong exchange. Pinumpisaan na dito. They have the upper hand. It's only a level 1 Lord. Somehow I don't think so, na aabot pa nga. Yun na, kinapos dito ng pagtakbo ang Sea Slayers going inside the Lord pit dito. Yes, and right now, Drunk Esports, napakalaki na ng kalamangan in terms of objective, and kailangan nang bumawi ng Sea Slayers dito. Kailangan na nilang makakuha ng isang magandang pick-off. I think Louie na ma-pick-off nila is enough for them to have a chance to win during team fights. Kasi yung setup talaga ng Louie na makikita naman natin kanina, yung damage na binibitawan, halos maubos lahat ng miyembro ng Sea Slayers. And look at that! Speaking of Louie, RB almost taken down as well as si Miracle. Kalahati na lang agad yung buhay. Grabe. Medyo sinasama talaga ang Sea Slayers dito. Tulip na din dito, the Hurricane Dance, that is an old counter sa isang tawag dito, Hellcurt. Hellcurt, yes. Okay. Noon kasi ang combination, kung alam nyo, is the carry and tawag dito, Akai. Oh, every time na may kalaban silang Hellcurt, ang Hurricane Dance lang sa tabi ang Akai para walang nakakadikit sa carry. Now, nakita niya pag dilim, tumalon yung Hellcurt, yung Hurricane Dance, automatically negated yung jumping or the burst damage coming from the Hellcurt. Yes, and right now, teleport para lamang mabugaw lahat ng kalaban here onto the top side. Grabe. Drunk Esports dito talagang gustong-gustong makamit yung panalo dito sa laban natin ito. Inuubos na nila lahat ng jungle camps eh, ng Sea Slayers, and Sea Slayers right now cannot do anything besides defending their own homeland. No, wala silang map control, yung minion wave sagad sa base nila, 'di ba? Tapos kapag team fights, nahihirapan na rin silang pumuesto. Sa ganitong sitwasyon pa rin, Prof, kung ikaw ay nasa kalagayan ng Sea Slayers, isa ka sa mga miyembro nila, ano yung masasabi mo sa iyong teammates? Masasuggest mo sa kanila para medyo makahabol pa kayo? Ba't pa kasi kayo sumali? Ay! Sabi ko sa teammates ko, nangiti, no? Sige, maganto gagawin natin, ha? Itatrap lang natin yung mga yan. Hellcurt, move on to the top. Tapos the rest, magkukumit tayo sa bottom. Pwede lang natin. Ang mangyari, bibigyan namin ng space si Hellcurt. Kasi yung resume or yung respond ng Lord nasa baba. Pero ang push ng Hellcurt nasa taas. So magre-react, papipilitan ang buong Drunk Esports na mag-depend doon sa top. Magkukumit sila ng hero. Tsaka kami pupugaan doon sa Lord. Ah, I see. Paano magandang natin kato ngayon? Napita si GG. Napiga si GG? Sino GG Easy? Si GG Easy. Sinisigaw si GG Easy. Hindi po kasali si GG Easy dito sa tournament natin o sa team ng Drunk Esports. Pero grabe! Ay, sa team actually na si Steyes, pero bisan araw will connect. The damage is not enough. Though, look at the work, and dahil sa huli dito sa may gilid yung ating Gary, Popa is there to defend their base, pero not enough damage yung binibitawan niya against Marco the Tham. Sa Bisal Arrow once again will connect onto the Akai, matatanggal yung immortality na just because of the third, pero here comes Masha. Masha, tamang kamot na lang German onto their base. Drunk Esports taking the first victory.